Arestado ang mga miyembro ng robbery hold-up group na tinaguriang Gaga Gang. Kabilang sa modus ng grupo ang paggamit ng magandang babae para magpanggap na nasiraan ang kotse at ang huminto para tumulong, bibiktimahin ng grupo. Narito ang aking report. Todo takip sa mukha ang mga narestong miyembro umano ng tinaguriang Gaga Gang, isang robbery hold-up group na halos isang taon umano nag-ooperate sa Quezon City. Ayon sa QCPD, dalawa ang modus ng grupo. Isa rito ang sadyang pagbangga sa sasakyan ng kanilang bibiktimahin. Ang kanilang huling biktima, isang abogadong nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Kinuha nila doon sa along sa street, pumunta sila sa bahay. Pagdating doon, alam nila kung anong hinahanap. Hinagtaid nila lahat ito. Then binuksan yung tinutukan, binuksan yung bolt. Nakuha nila 1.4 million pesos. Pinag-aaralan na raw ng mga investigador kung may kasabwat sa loob ng pamamahay ng biktima ang grupo. Ang isa namang modus, paggamit ng magandang babae na magkukunwaring nasiraan ng sasakyan. Ang pinakahuling pambibiktima ng grupo, naganap sa Katipunan Avenue, Quezon City. Kunwari nasiraan, yung Good Samaritan, lalapitan. Pagdating doon, ito na yung mga would-be target nila. Ito yung hindi na nila alam ang background. Sasalisyan na nila, alamin na yung bahay, hukultapin din. Nang maaresto ang mga suspect, sari-saring kalibre ng baril ang nakuha mula sa kanila. Meron ding granada. Na-recover din ang shih tzu na ito na pag-aari ng isa sa mga biktima. Kasama sa mga naaresto ang tinaguriang Pretty Woman. Ang leader ng grupo na kinilalang si Resty Branzuela alias Gaga, pinaghahanap pa ng pulisya. Pakiusap ng mga pulis, sino man ang nabiktima sa pamamagitan ng mga modus na ito, lumapit sa kanila para magsampa ng reklamo. Ayon sa mga otoridad, okay lang naman ang tumulong sa mga nasisirang mga motorista. Pero kung ang humihingi ng tulong ay nasa isang alanganing lugar, madilim, halos walang mga dumadaang tao at sasakyan, medyo magduda na. Mainam na lang na i-report ito sa pinakamalapit na pulisya o barangay para sila na ang rumisponde rito. Sa gitna naman ng sunod-sunod na dagok sa pulisya noong mga nakaraang linggo, ipinagmamalaki ng PNP ang pagkakabunyag sa grupong ito.